Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na nananahan sa buong sanlibutan, patuloy ang isang dakila at banal na panahon na tayo ay patuloy na binibigyan ng isang dakila at banal na pagbati ng ating Panginoong Diyos buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na ang bayan ng Diyos, ang iglesia ng banal na bundok ng Sion, ito ang bayang makasaysayan. Ito ang bayan na kung saan ang mga dakilang hari, ang mga dakilang mga propeta at mga dakilang apostol ay nagkakaisa ng mga pagpapahayag. Lahat sila ay nagsitupad sa palatuntunan ng ating Panginoong Diyos. At tayo ngayon sa panahon ng kawakasan, tayo rin ay nakatakdang ganapin ang mga palatuntunan, ang katwiran na ginawa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa buhay ni Haring David, sa panahon niya, lagi niyang sinasabi ito sa paningin ng Panginoon. Lagi siyang sumasangguni sa harap ng ating Panginoon. Sinasabi niya rito, mga kapatid at mga kaibigan, ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ibig sabihin ni Haring David dito, mga kapatid, ang palatuntunan ng Panginoong Diyos, ang kanyang naging laman ng kanyang pag-iisip, laman ng kanyang pagpapahayag, ng kanyang pagpapatotoo, ito ang kanyang ipinamuhay, mga kapatid at mga kaibigan. Ipagpatuloy natin, ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Paano naging sa bahay ng aking pangingibang bayan? Nalalaman natin, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo hinirang ng Diyos upang ipagtayo ng tahanan sa sangkalamitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, ano itong lupa na ating natatanaw? Tayo po'y nangingibang bayan. Tayo po'y mga estranghero, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat patuloy na ang pagtawag ng Panginoon ay sa lahat ng mga taong nananahan sa lupa upang sa pagdating ng kapanahunan. Kaya ito'y nakikita ni Haring David upang pagdating sa kapanahunan, merong bayang inilaan ng Panginoon, merong tahanang ipinaghanda ang Panginoon. Saan po? Sa sangkalangitan, sa katuparan ng propesiya na lahat ng pinagtutubos ng ating Panginoon ay magsisiparaw, nag-aawitan sa Sion. Nasaan po ang Sion? Saan po masusumpong ng Sion? Pagdating ng kapanahunan, itinayo ng Panginoon ang tahanan ng banal na bundok ng Sion sa sangkalangitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya habang tayo naririto at nahayag sa laman, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan na itinala ang kanyang bayan sa bansa ng Pilipinas bilang isang non-profit organization sa katuparan din ng kanyang salita na sinabi niya na ang bundok ng bahay ng Panginoon sa panahon ng kawakasan ay matatayo at mahayag sa isang bansa na ang lupain ay hinahati ng mga ilog. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Alin bang bansa ang may pagkakakilanlan? Ito'y hinahati ng mga ilog. Ito po ang bansa ng Pilipinas. Kaya sa ating lahat ng mga Pilipino, napaka mapalad natin sa ating nahayag ang kagandahan ng loob ng ating Panginoong Diyos, sa ating ipinagkaloob ng Panginoon na mahayag sa bansa natin ang kanyang kagandahan ng loob. At para naman sa lahat ng nananahan sa buong mundo, magalak tayong totoo sapagkat yamang sa bansa ng Pilipinas nahayag ang kagandahan ng loob ng Panginoon, ito na may dalaganap sa buong sanlibutan sapagkat tatawagin niya ang lahat ng mga banal sa apat na sulok ng lupa mula sa silangan, kanluran, tinog at ilaga. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Isang masagana, mabiyayang pagbati buhat sa Espiritu Santo, kapayapaan sumating lahat. Tayong lahat ay nakatakdang awitin kung paano inawit nila Haring David at ng mga kanyang mga kasama buhat ng kanyang panahon nakalipas. Inaawit din natin ngayon ang palatuntunan ginawa ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong aawitin natin na ang ibig sabihin, anong ipapahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan? Ito ang pagkabuhay na magbili ng ating Panginoong Jesucristo na patuloy natin iniaawit sa dako ng tahanan ng pangingibang bayan sa banal na bundok ng Sion. Mga kapatid,
Magsihanda tayong magpatutuo at ipahayag ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Word and the Holy Ghost.
you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Patuloy tayong mga kapatid na dumalangin sa ating Panginoong Diyos at magpasalamat. Dakilang Diyos Ama na puspos ng kaluwalhatian, puspos ng pag-ibig at ng kapayapaan, nagagalak kami Panginoon na patuloy na ibalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong darong kaban ng pananan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang panahon ng kawakasan ay dakilang panahon upang ipangili ng lahat ng mga banal ang dakilang araw ng Saban. Nasa pamamagitan ng aming Panginilin, dito'y patuloy namin ginugunita ang mga kagandahang loob mo, ang iyong dakilang palatuntunan, ang iyong mga halimbawa na ginawa sa panahon ng pagliligtas ng iyong bayan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat patuloy namin nasusumpungan sa aklat ng buhay ang mga halimbawa na kapupulutan namin ng aral upang maipamuhay din namin sa panahon ng kawakasan ang iyong kagandahang loob. Upang ito, Panginoong Diyos, ang patuloy na maghari sa buong sanglibutan. Ikaw, O Diyos, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, ay nahayag sa amin na Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa iyong mga lingkod at mga hirang, na patuloy na ang mga puso at pag-iisip ay puspos ng Espiritu Santo upang ang iyong katwiran ay maibahagi sa lahat ng mga tao na nananahan sa buong sanglibutan. Salamat Panginoon, ang bayan, ikaw ang inaawit, ang bayan, ikaw ang kalasag, ang bayan, ikaw ang patuloy na laman ng aming pagpapatutuwa at pagpapahayag, sapagkat ikaw, O Diyos, ang dumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, at ikaw ang naglagay ng tahanan ng banal na bundok ng Sion sa sangkalangitan. Salamat Panginoon, kaming lahat ay patuloy na may pumagalakang nagpupuri, tumaluwalhati at sumasamba sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na magbubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen! 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 Amen. Napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati in the year 2022. Amen po ba? Nasa bagong pakikibaga tayo sa pasimula ng year 2022. Na ang layunin ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa pitong kontinente, iniimbitahan tayong lahat na makinig. Unawain natin mabuti yung naririnig natin sa social media na ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ang mission, Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Itinuturo yung lahat ng mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Nakapaloob sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ang ipinapangaral ng mabuting balita sa social media na naririnig natin ngayon.
in the year 2022. Amen po ba? Amen. At nag-isip-isip na rin po tayo at nag-gulay-gulay tayo. Ano ba yung naging kahilingan natin sa pagpasok ng year 2022? So ito po yung napakadakilang nakaugnay ano, sa kalooban ng Panginoong Jesucristo na magkaroon tayo ng spiritual resolution. Amen, amen po ba? Amen. Na mabangon, na tayong lahat ay iniimbitahan dahil talagang tayo ay sa pasimula pa lang eh. Alipin na tayo ng pagsuway, ano? Na dinaya ni Satana si Emma sa bagay na nakikita na ang kabilin-bilin na ng Panginoon Diyos sa gitna ng halamanan eh. Huwag kakain o hihi po ng bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan. Eh natukso ni Satanas, nadaya ni Satanas si Eva, napakain si Eva ni Satanas. Kaya pumasok ang pagsuway, na kaya tayo naepektuhan ang pagsuway in Genesis chapter 3 verse 20, at tinawag ni Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Amen po tayo ron. Amen. Si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang kawakasan. At si Eva na ina ng lahat ng lahi ng tao ang nabiktim at nadaya ni Satanas. Kaya pumasok ang pagsuway, pumasok ang kamatayan ng kasalanan sa atin, kaya nahiwalay tayo sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin? Kaya tayo iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo lahat eh. Nationwide, worldwide, ang invitation niya, wala siyang itinatangi. Mahirap, mayaman, mangmang, marunong, iniimbitahan niya lahat ngayon. Through social media, nationwide, worldwide, ang invitation ng Panginoong Jesucristo na pakinggan natin, unawain natin mabuti yung nabibigin niyo na ipinapangaral sa social media, nasa pasimula pa lang eh. Ipinauunawa na sa atin kung paano tayo naalipin ang kasalanan na si Eva ang naging ina ng lahi ng lahat ng laman o lahi ng tao, kaya napandemya tayo ng pagsuway buhat sa pasimula. Amen po ba tayo ron? Samahin mo kami at pakibulay-bulay din natin na si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng laman. Amen po ba? O di hindi na bago pala yung kalamitan na pandemya na COVID-19. Dahil talagang sa pasimula pa lang eh, talagang nawalay na tayo, wala na tayong connection, wala na tayong relasyon sa Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Kaya tayo iniimbitahan lahat, salarin tayo eh. Yan ang pagsisisihan natin kasalanan, yung pagsuway, buhat sa pasimula. Ipiktado tayo niyan. Amen po ba? Amen. Hindi yung nagagawa natin sa laman ang pagsisisihan natin. Dahil merong sumasaklaw na gobyerno sa atin saan man tayo bansa nakatire. Maliwanag po ba sa atin? Kung nakagawa tayo ng kamabihan sa kapwa natin, saklaw yan ang estado ng gobyerno saan man tayo bansa naninirahan. Maliwanag po ba? Ngayon, sa kaparaanan at habang at pag-ibig ng Panginoon Diyos, nagsalita po siya sa mga banal na propeta. Nababasa niyo ba yung sinabi niya kay Propeta Isaias? Doon sa Book of Isaiah, chapter 7, verse 14. Nangyari po ba yung sinabi niya kay Propeta Isaias? Na sinugo niya yung ating tagapagligtas, na gumawa siya ng tanda na paniniwalaan natin pare-parehas ngayon. Upang tayo ay makalaya sa pagkakaalipin ng pagsuway, buhat sa pasimula. At nadagdagan pa yan ng maraming kultura na umalipin sa atin. Tradisyon. Sangayon po ba kayo ron? Amen. Na kalilipas lang ng okasyon ng mundo. Amen po ba? Yung Christmas, yung New Year. Ano kasunod niyan? Valentine's, susunod, Happy Father's Day, Happy Mother's Day. Na, may relation po ba sa kalooban ng Panginoon Diyos yung
yung tinutupan natin pag dumadating yung okasyon natin, pagdating sa laman. Di po ba lumilipas lahat? Isang araw lang ang palilipasin. Iikutan na naman natin, babalik na naman tayo sa ganitong tradisyon o kultura. Maliwanag po ba sa atin? Aminin natin na talagang naalipin tayo dyan eh. At yan nga yung lalabanan natin eh. Yung mga ganyang mga kinagisdan o kinamulatan natin sa mundo. O, dumating yung COVID-19, yung pandemya, nagkaroon ng diskriminasyon ng mga tao. Dahil pinag-iingat tayo, upang huwag tayo magkahawa-hawahan. Maliwanag po ba sa atin? Dumating ang pandemya, dumating ang kahirapan. Dumarating ang mga kalamidad na malalakas, yung mga super typhoons na bagyo. Nag-iiyakan ang mga tao ngayon, ang mga bahay, mga nag-iiba. Walang makain ang mga tao ngayon. May pambili, walang mabili, kulang na sa produkto. May produkto, wala naman din pambili yung mga tao ngayon. Sa realidad na nangyayari sa buhay natin, sadya tayong nagulubihanan at malitong lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Totoo po ba? Totoo po ba? Ipiktado tayong lahat eh. Mayaman, mahirap, marunong, mangmang. Ipiktadong lahat eh. Meron po ba hindi ipiktado? Hindi po ba ipiktado tayong lahat? O maliwanag naman, ang mga namumuno ng gobyerno natin, ginagampara nila itong puli nila sa mga tao. Kung ano pangangailangan ng mga tao, eh, binibigay nila. Naunawaan po ba natin na lumilipas ang lahat ng tradisyon at kultura? Sangayon po ba tayo ron? Amen. O ngayon, sa pagsisilibrasyon natin ng mga iniimbitahan at tinatawag na at iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo at pagsisihan na natin itong mga pasimulang aral na sanlibutan na biktima tayong lahat ng pagsuway buhat sa pasimula. Naunawaan na po ba natin kung ano yung kasalanan natin na pagsisisihan natin? Pagsuway buhat sa pasimula. Ito po, karapatan natin lahat ito, malaya tayong lahat na mag-desisyon dito eh. Pero pakaalalahanin natin, ano po? Pakaalalahanin natin. Na lahat tayo isisiya sa atin sa pagparito ng ating tagapagligtas. Lahat tayo isisiya sa atin. Ako, ang paniniwala ko, pagparito ng Panginoong Jesucristo, hindi niya na ako sisiya sa atin. Bakit po? Dahil bilang hinirang at pinili, binigyan niya ako ng authority na ipahayag ko yung katuparan ng sinabi ng kanyang ama sa mga maral na propeta at pinagtibay at pinatotohanan ng mga maral na apostol na yung ating tagapagligtas ang tumatawag at humihingi sa ating lahat. Nakukawa po natin na yung mga hinihirang at tinatawag at pinipili at inihahalal na matibay at matatag na kaharian eh, mayroong tinutupad na panukala o alituntunin ng ating tagapagligtas na tumatawag sa atin ngayon at nag-iimbita sa atin bawat isa na siya ang magsisiyasat ng lahat ng mga paniniwala ng mga tao sa silong ng mga langit. Maging sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan, maging sa kalalim-laliman ng lupang ito na tinutungtungan natin, sisiyasatin tayong lahat na mga na may mga buhay dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Sangayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Ngayon, napapakinggan natin ito, kalayaan natin lahat ito. Freedom of communication. Amen po ba? Freedom of faith. Kalayaan natin lahat. Pero alalahanin natin mabuti na nilikha ang langit at lupa sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Amen. At lumikha na siya ngayon ang maluwalhating iglesia sa pamamagitan din ng sinabi sa mga banal na propeta na gumawa siya ng tanda ng patotoo na paniniwalaan natin lahat na nangyari yan 1,000 years ago na ang nakalilipas. Amen po ba?
Natitinig po ba natin na ang ipinapangaral ko sa inyo eh, ang hula ng mga banal na propeta, ang Kristong napako sa krus. Na lahat tayo ay paniniwalaan natin na kung paano siya ay nagdusa on the cross. Hanggang kamatayan, inilibing ng tatlong araw at tatlong gabi sa lupa. Pinatunayan sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa silong na mga langit, nang buhayin niya mag-uli, ang ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Nagawa na po ba natin nung patunayan ang Panginoon Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, nang buhayin mag-uli? So, nakalipas na 1,000 taon, ano? O ngayon, sa mga iniimitahan eh, pinapaalala sa atin ito ngayon eh. Inire-remind sa atin ito ngayon. Upang kung siya ipaparito na eh, nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin na lumilipas ang lahat ng mga okasyon na ginaganap natin, na naalipin tayo ng kultura, tradisyon? Amen po ba? Amen. Alam nyo, talaga medyo sasabihin ko na sa inyo ng tapatan, ano po, masakit na magtuwid yung katotohanan. Tama po ba? Kasi nasa ilalim tayo ng maluktot ng lakad ng paniniwala, eh, buhat sa pasimula pa lang eh. Na pandemya na tayo na, pagsuway eh. Tanggap po ba natin na tayo eh, tinutuwid ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala at nililinis yung maraming lakad natin sa paniniwala dahil biktima tayo ng pagsuway, buhat sa pasimula. Nandinaya ni Satanas at minakaw ni Satanas at inagaw ni Satanas ang karangalan ng maluwalhating iglesia. Alam niyo po yung maluwalhating iglesia, yung nakakarinig na iniimbitahan na pagsisisihan na yung mga pasimulang aral ng San Libona. Tayo po yung mga tagapagmana na tagaari ng Panginoong Jesucristo na nakatala na sa langit eh. Naunawaan niyo kung paalin yung inagaw sa atin ni Satanas na naging katawa-tawa tayo dito sa mundo, inuusig tayo sa paniniwala natin na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan niyo yung inuusig sa paniniwala, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa ilalim ng pagsuway ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Na tayo ang ipinaghanda ng natatanging araw na kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Yung mga iniimbitahan na pinagsisisi, pinatatakas sa ilalim ng pagsuway ng pasimulang aral ng sanlibutan at binibigyan ng pagkaunawa upang huwag tayong manangan sa mga nakikita natin dahil yan yung ginamit ni Satanas kay Eva para dayain yung nakikita, yung pinagnanasangan natin na kailangan natin sa physical natin sa mundong ito. Huwag natin ikunin dito yan dahil baka hindi tayo makarating doon sa kinaroroonan ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan ba natin kung bakit tayo ipinagtanging ng isang araw? Kung tawagin ito ngayon eh, last days, rapture of the church. Naunawaan po natin kung bakit nirarapture niya tayo nung ating tagapagligtas. Ayaw niya mapahamak ang sino man sa buong mundo eh, sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa muli niyang pagparito. Sino ho naghahanda sa atin? Di ba yung nag-iimbita sa atin? Yung ating tagapagligtas na nagdusa on the cross hanggang kamatayan, inilibig, tatlong araw at tatlong gabi sa ilalim ng lupa. Pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama yung kanyang buktong na anak na binuhay na mag-uli in the third day. Naunawaan po natin yung nangyaring kasaysayan na hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatibay, pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan na tagapagmana ng kanyang pangako. Na ito na yung last days, na itinaming araw, ipinagdaan niya sa kanyang banal na bayan. Naunawaan natin yung last days, yung itinari niyang araw na ang batian natin eh, Year of the Lord, Sabbath keeping, Sabbath day. That is the greatest commandment of God.
Alam niyo yung mga iniimbitahan, yung mga itinatang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Yung mga nagsisipagsisi sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Yung mga tumataka sa mga walang kabuluhang kultura, tradisyon. Kundi ikaw concentrate na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatunayan ng mga banal na gusto ng kordero. Ang kanilang paniniwala na nabuhay sila ng may paniniwala at nasaksi silang lahat sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba tayo ro? Naunawaan po ba natin mabuti? Amen. Na yung ipinagtangi sa ating isang araw eh, kung tawagin eh, araw ng Sabat. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Kaya nga po, magbabatian tayo eh. Year of the Lord. The day of Sabbath. Naramdaman niyo ba yung becoming 2022? Amen po ba? Amen. Na ang lahat ng mga iniimbitahan ni sineseryuhan ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Inilalayo sa mga kalamidad na dumarating sa sanglibutan. Inaalis yung takot, yung kalituhan, yung pangamba natin. Ginagabayan niya tayo. Isinisecured niya tayo sa mga kalamidad na dumarating dito sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin yung mga iniimbitahan na mga panauhin, yung mga participant ng Panginoong Jesucristo na maglalagap na ng paniniwala na saksin at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Iginawa tayo ng daan at tanda ng patotoo na paniniwalaan natin na kung saan siya naroon ay doroon tayong lahat. Maliwanag po kayo tanda na ginawa na paniniwalaan natin na ipamumuhay natin yung tanda na ginawa niya na nagpatotoo siya. Yan po ang pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus. Yan po ang banal na bayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang nagsisitupan ng utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus. Hindi po ba nangyari patotoo? Naunawa po ba natin? Yung nangyari sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa ina, inilibing tatlong gabi at tatlong araw sa lupa. In the third day, binuhay na siyang maguli. Pinatunayan na sa buong mundo, sa pitong kontinente, sa napakaraming mga bansa, sa buong sanlibutan, sa silong ng mga langit. Pinapaalala na sa atin, pinagugunitama sa atin ang lahat ng mga bagay na ginawa ng ating tagapagligtas. Naramdaman niyo ba ang ating tagapagligtas na hindi natin nakikita na gaya ng physical natin eh? Naramdaman niyo kapangyarihan ng kanyang karunungan na siya ang nagpapaunawa sa atin nung naririnig natin sa social media. Na ito yung katangi-tanging araw na inalaan sa atin na pagdiriwang natin eh. Na may inaalala tayong ginawa ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan na gumawa siya ng tanda ng patotoo na iniuupit sa puso natin at sinusulat sa isip natin at ipinawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan natin yung ginawa niya libong taon na nakalilipas. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba yung paniniwala natin na ginawa ng ating tagapagligtas na binibigyan tayo ng authority na mabuhay tayo ng may pananampalataya at maghintay tayo at magbantay sa muli niyang pagpalito na may katiyakan na tayo yung itinangin niyang araw na nangingilin at napapahinga at nagsisisi sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan na naalipin tayo ng pasimula ng pagsuway sa buwan sa pasimula. Naunawaan po natin yung pinagsisisihan natin kasalanan. Alipin tayo ng pagsuway, buhat sa pasimula, in Genesis chapter 3, verse 20, na si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng mga tao. May imposible po ba rin? Buhat sa pasimula, ang Panginoon Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay na yan. Amen po ba? Amen. O ngayon, di ba napakadakila ng pagdiriwang natin na hindi natatapos na isang araw lang. Pero kung tawagin eh, last days yung pagdiriwang natin. Bakit po? Dahil panahon na nakawakasan. Amen po ba ron?
Dahil tinatatakan na yung sariling kanya, yung bayan niya, sariling pag-aari, tinatatakan na ng patotoo sa puso't isip. Tinatatawad na yung kasalanan natin na gawa buhat sa pasimula. Ano po? Nadabiktima tayo ng pasimulang aral ng Sanlibuta. Di ba buhat sa pasimula? Ipitado tayo ng pagsuway. Tanggapin natin. Mahirap po bang tanggapin na nakalipin tayo ng pagsuway buhat sa pasimula? Eh, nadagdagan pa nga na maraming tradisyon yan eh, ng kultura. Naunawaan po ba natin? Eh, lumilipas lahat yung ginaganap natin pagdating dito sa Sanlibutan, sa mga bagay na temporary. Lumilipas lahat. Pero itong itinanging araw na nagdiriwang tayo, nagse-celebrate tayo, nagpupulong po tayo, meron tayong inaalala sa pagpupulong natin eh. Amen po ba? Nagawaan po ba natin yung pag-ninilay-nilay at pagpupulong natin? Meron tayong inaalala sa pagpupulong natin? Yung ating tagapagligtas nung nag-sacrifice on the cross, hanggang sa binuhay siyang mag-uli, inaalala natin hanggang sa uli niyang pagparito. Sino ang nag-imbita sa ating lahat? Di ba yung gumawa ng everlasting character na ginugunitan, inaalala natin ngayon pagka magkakasama tayo na pinipisan niya ng kanyang karunungan eh. Nagkakaisa tayo ng paniniwala sa doktrina na ginawa niyang alituntunin na ipinamumuhay natin yung alituntunin ng patotoo na inaalala natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Di ba't yung ating tagapagligtas ang pinatunayan sa pitong kontinente? Huwag natin sasabihin, lipas na yan. Amen po ba? Amen. Kundi yan ang namamalaging matibay at matatag sa puso't isip natin lahat na sino mang nakakarinig ng doktrina ng hula ng mga banal na propeta, eh dyan tayo nililinis sa maruming lakad natin na ibang bayan tayo dahil tayo na pandemya buhat sa pasimula ng pagsuway ni Eva na natukso ni Satanas si Eva na naipetuhan tayo ng maruming lakad na ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba na sa itinanging huling araw eh tayo yung mga nalalabing tinatawag na remnant, na ang pangalan ng mga nalalabing remnant na nagsisitupad ng utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus eh, mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na tinawag na iglesia ng banal na bundok ng Sion at itinayo sa paniniwala na kapag ka nagsiselebrasyon at nagbubulay-bulay at napupulong, may inaalala tayong ginawa ng ating tagapagligtas na nag-sacrifice siya on the cross upang tumusin tayo, trinisin tayo sa maruming lakad ng paniniwala nating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Siya po ang tumatawag at pumipili sa ating lahat ngayon. Siya ang nag-iimbita sa iyo at sa akin ngayon. Katulad nyo rin akong tao na itinayo sa harapan nyo na ibinubugay lagi ko upang ipahayag ko yung napakabuti at napakadakilang kagandahan loob niya na ginawa niya na paniniwalaan natin bawat isa. Nasaklaw niya tayo sa doktrina ngayon at sa botismo. Maliwanag na yung narinig nyo ipinapahayag sa social media na saksin tapat sa pagkabuhay na maguli, yan po yung katwiran na lumilinis ng maruming lakad natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga, hinuhugasan na yung lakad natin eh. Na pandemya tayo buhat sa pasimula nung pagsuway na dinaya ni Satanas, Eva. Inagaw ni Satanas ang karangala na maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sion na tayo ang pag-aari ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na lahat na maniniwala at sasaksin tapat sa pagkabuhay niya maguli, tayo ang bayan niya na inihanda na walang dungis at kapintasan. Tayo ang bunga
sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na pinasakdal sa paniniwala at pinagiging ganap sa paniniwala, na nagkakaisa tayo ng paniniwala sa pagpupulong natin at inaalala natin yung kamatayan niya on the cross at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito, idatnan niya tayo mga tapat na katiwala. Amen po ba ron? Nadidinig niyo po ba ako? Mga people of Zion, mga kaibigan at kapatid, listen carefully, people of Zion. In the seventh continent, all over the nation, gumising tayo, mga kapatid at kaibigan, dahil may paparating na nakasisintak at nakanginginig na takot. Isa lang ang pagtitiwalaan natin ngayon, nakakancel at i-erase ng ating maruming lakad. At isa lang ang paniniwalaan natin na lilinis ng maruming lakad natin. Amen po ba? At ang Panginoong Jesucristo lang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan sa lahat ng mabubuhay ng may pananampalataya na saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Siya lang ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kapanatagan at kagalakan at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa bawat isa. Maliwanag po ba yung bautismo na nililinis tayo nung narinig yung salita na pinapahayag sa social media? Na ginawa tayo ng tanda ng patotoo na paniniwalaan natin at hindi na tayo maliligaw pa na dating ligaw. Kaya tayo pinagtangi ng isang araw na pagdiriwang at inirestore na yung dating diba na kanyang bayan na ipinaghanda, yung kanyang bayan na isang araw na natatangi sa dang panginginin at pamamahinga at pagsisisi ng araw ng Sabat. Nakunawa ang buba natin na napakadakila nung natatanging araw na pinaglaan sa atin lahat sa mga iniimbitahan na nililinis sa maruming lakad ng sanlibutan. Baliwanag po ba na na-accept natin? Amen. Ngayon, natitinig natin itong tinig niya eh, na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na dito pinahihipan yung trompeta. Hipan ninyo ang trompeta sa banal na bundok ng Zion. Ang lahat ng nananahan sa lupain ay makinig na sapagkat malapit nang pumarito ang ating tagapagligtas upang huwag tayong masiyasa at huwag tayong masumbatan. Dahil siya lang ang may kapangyarihan at kapamahalaan ng lahat ng mga bagay, nalilinisin yung maruming lakad ng pagkakaalipin natin ng pagsuway buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kung marami man mauupend, ako'y nagagalak sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, na ang lahat ng tuhod ay lunuhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon na saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Bakit po tayo nasasaktan? Ang tanong ko, natural na masaktan tayo dahil alipin tayo ng pagsuway buhat sa pasimula. Ayaw niyong pasakop sa Panginoong Jesucristo? Ayaw niyong pumunta sa liwanag? Gusto niyong manatili sa dilim? Gusto niyong abutan kayo sa pagparito niya, nadatnang kayo na ayaw niyong umalis sa dilim? Susumbatan tayo, sisiyasatin niya tayo, nadidinig niyo yung tinig niya na ipinapangaral sa social media sa pitong kontinente sa napakaraming mga bansa. Ang may pagdinig ay makinig. Unawain natin mabuti yung nadidinig nyo sa social media. Genesis up to Revelation. Alam niyo yung nalisa ihito, hindi nga nakapasok eh. Sa dakong kapahingahan, tayo na lang yun, nalalaming. Ipinaglaan ng isang araw at ipinagtangi upang makapasok tayo sa dakong kapahingahan eh. Sumumpa ang Panginoon Diyos na hindi na makapapasok sa pamamahinga yung inalis niya sa ihito eh. Dahil sumuway sila eh. Napahamak sila dahil sa pagsuway. O ngayon, iniimbitahan tayong lahat. Naririnig niyo yung tinig ng ating tagapagligtas na pinapangaral sa social media. Walang kanino mang pangalan na paniniwalaan tayo na masusumpungan natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan na payapa tayo sa paghihintay na paparito siya. At walang ibang relihiyon sa sirok ng mga langit kundi ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang ipinaganda ng tahanan sa langit, na dito lang tayo pinapupunta.
Mangyayari na ang sino man na sumampalataya sa pagkabuhay na mag-uli ay kasama sa kaharian ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na registered in heaven. Registered sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Legal. Mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay na pinapahayag sa social media. Amen po ba? Amen. Kaya taas doon ang mga Pilipino. Pagdating ng mga panahon pang darating, amen po ba? Dahil mapalad ang bansa na mayroong kinikila lang ang isang Diyos na tunay. Amen po ba? Nasaksit, nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Amen. Naunawa natin yung lalim nung itinanging araw na nagpupulong tayo. Amen. Nagdiriwang, nagpapasalamat, may inaalala sa pagdiriwang. Maawit ang mga bagong awitin na nakapaloob at nakapailalim. Sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta na sa kagilagilalas na ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung maawit tayo na nangingibang bayan lang dito sa sanlibutan. Dahil hindi tayo taga rito sa sanlibutan, kundi tayo nang ibang bayan lang dito. Naunawaan natin yung inaawit natin, kaya tayo nagpapasalamat eh. Tinubos tayo sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Nasa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan, kaya tayo eh iniimbitahan para tayo tumakas pa sa ilalim ng sumpa ng sanlibutan. Dahil nawalay tayo sa Panginoon Diyos dito, makapanunumbalik na tayo. Lahat ng mananalig at mananampalataya at maniniwala na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, magkakaroon na tayo na matibay at matatag na relasyon sa Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo bilang saksi tapat sa pagkabuhay na mag-uli. Saan kayo kayo ron? Amen. Muli tayong madudugtong sa ating Panginoon Diyos. Lahat ng mananalig at maniniwala sa Panginoong Hesukristo na nilinis yung maraming lakad ng paniniwala natin, iahanda na tayo na walang dumis at kapintasan ng sa espiritual na paniniwala. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Naramdaman niyo ba kung paano tayo ituwid na mga naalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan? Naramdaman po ba natin kung paano linisin yung maraming lakad ng paniniwala natin? Nililinis yung maraming budhi natin eh. Bakit nililinis? Nanasain niyang tahanan yung puso at isip natin eh. Mananahan yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli eh. Lalabas na sa labi natin eh. Boldness ni, hayag ni. Amen po ba? Amen. Lumalabas na yung paniniwala natin na tumatahan sa puso natin na ginawa niya tayong vessel. Ginawa niya ang dakong tahanan yung puso at pag-iisip natin na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Sino po nilinis ng maraming budhi natin at bakit nilinis? Gagawin niyang tahanan, magpakailan-kailan pa man yung puso't isip natin. Hindi mawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa mga iniimbitahan na nakakarinig ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling yung nangangaral sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na dito tatawag at lalapit yung lahat ng binibigyan ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga tagapagmana ng kanyang pangako na nangingibang bayan lang dito sa mundo, kundi tayo yung mga tagalangit lahat na tayo yung inagawan ni Satanas ng karangalan at ngayon ibabalik sa atin yung karangalan doon sa mga sasaksit magpapatotoo na magniningning ang kaluwalhatian, kadakilaan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na pinagandaan ng tahanan sa langit. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kaya ako po pinaghihiyawan to para marinig natin mabuti at maunawaan natin eh. Naunawaan natin yung katayuan at katangian ng maluwalhating iglesia sa pagpupulong. May pinaniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng kordero yung hula na nangyari, na pinagtibay. Amen po ba? Amen. Maliwanag ba may mga tatak ng binhi ng patotoo sa pagpupulong? May inaalala tayong ginawa ng ating tagapagligtas na nag-sacrifice siya on the cross, nagmalasakit siya upang linisin yung maraming lakad ng paniniwala natin na biktima tayo ng pagsuway buhat sa pasimula. At ngayon,
Sa kawakasan, iniahandaan na tayo walang drugis at kapintasan. Sa paniniwala, natural na nasa physical tayong kalagayan. Na ito yung nasa physical na kalagayan, eh, nadidinig natin, eh, gagamitin yung physical para paniwalaan natin narinig yung pinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Na lahat ang nakakarinig at iniimbitahan eh, talagang pinaunawa sa atin na may katiyakan tayo na sa muli niyang pagpanito eh, may daratan tayong tinawar tayo at pinili, ano? Ikinomber tayo sa paniniwala. Naging lahi tayo ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin. Ginawa niya tayo mga sasendote, magpakailan-kailan pa man. Maliwanag po ba? Mga isinilang tayo sa paniniwala. Kaya tayo isinilang sa paniniwala, maghahari na yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin na hindi mawawalay sa labi natin at sa lahi natin, ano? Sa mga anak natin at sa mga apo natin, hindi na mahiwalay yung katuwiran ng pinaniniwalaan natin na ginawa niyang halimbawa, na siya rin ang nagtatatak sa puso't isip natin ng paniniwala, na humirang sa atin at tumawag sa atin at nag-imbita sa atin na panauhin tayo sa muli niyang pagparito. May katiyakan po ba yung mga iniimbitahan na magiging followers ng Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo, na saksi sa pagkabuhay niya maguli, na tayo yung ipinagtangi niya ng katangi-tanging araw ngayon, na habang tayo ay nagsiselebrasyon at nagsasaya at nagdiriwang ay everlasting celebration? Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na walang katulad na celebrasyon nito ngayon inihanda na natatanging araw? Amen po ba? Amen. May katiyakan sa pag-iintay na sa muli ng pagparito ay nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Nagpapatotoo tayo sa nangyari na ginawa niya, natanda na kung saan man siya naroon, sinabi niya, mapupuntahan natin kung saan man ako naroon, doon kayo, sabi ng ating tagapagligtas. At kung siya mahayag sa alamaat, sa muli niyang pagparito, ano sabi niya? Doon sa mga nakatulog na nabuhay ng may pananampalataya, papalitan niya na ng walang kabulukan. Magiging espiritu na nakatulad niya. One spirit, maging yung mga nakatayo. May kabuluhan po ba yung pinagtitiisan natin ngayon? Nararamdaman ba natin yung pagiging followers natin? Napakadakila nung iniintay natin na sinabi niya sa atin na pinaniniwalaan natin. Meron man tayong pinagsasakripisyon at pinagtitiisan sa paglilingkod, may iniintay naman tayo na kahalili na di malirit na kagalakan na umahayag siya sa alapaap ay mahayag din tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Naniniwala ba kayo ron na sinabi ng ating tagapagligtas na siya yung tanda na paniniwalaan natin? Bakit po ba gumawa siya ng tanda? Para hindi na tayo madigaw. Dahil maraming naparito mga antikristo, ano? Mga sinungaling. Asuklam-suklam at karumal-dumal na. Alam nyo, sisya sa ating lahat yan. Susumbat ang lahat yan. Alam nyo, kaya bumtapan kong ipinapahayag to na kung paano meron akong gabay na ginawa ng halimbawa na sinabi ni Apostol Pablo na siya eh, ang Panginoong Jesucristo ang sisya sa tiyan niya. Nagpakita ang Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo, hinirang siyang ministro para gamitin siyang ministro sa kahentilan at mangaral na magpatotoo siya sa pagkabuhay ng maguli. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo, inihalal siyang ministro. Naalala niyo yun? Naalala niyo po yung pagiging anointed apostle ni Apostol Pablo? Ngayon, kung ano yung sulat niya sa Macedonia, sa Acaya, sa Efeso, sa Tesalonica, sa Corinto, di ba't mga saksin tapat sa pagkabuhay na maguli yung sinusulatan ni Apostol Pablo doon sa mga lugar na pinupuntahan niya? Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo yung pagiging anointed servant ni Apostol Pablo na ministro ng kahentilan na saksin tapat siya sa pagkabuhay na maguli na ipinangaral niya ipatotoo? Amen po ba? Amen. O di, napakadakila at napakatalad natin ngayon
na kahalili ng ating pinagtitiisan ay di malilip na kagalakan. Dahil kung mahayag siya sa alapapi, sinabi niya sa atin eh, mahayag din tayong katulad niya. Naniniwala po ba kayo ron? Kaya tayo tinatawag eh, binubukas na sa atin yung pagkaunawa upang tayo eh mapanatag na eh. Upang tayo ay mapayapan at maalis na tayo doon sa mga kalituhan ng lakad ng paniniwala at siya din ang lumilinis ng kalituhan at lakad ng paniniwala natin. Upang maging matuwid na tayo sa paningin niya. Amen po ba? Amen. Ang mga iglesia na mga righteous, may pinto ang pinapasokan eh. May katwiran ng patotoo na ginawang tanda na paniniwalaan tayo upang matiyak na natin. Kung saan siya naroon, masundan natin siya. At siya din naman ang nagsalita sa atin na ginaganap natin ito tuwing araw ng Sabat. The year of the Lord is the Sabat keeping. Amen po ba? Amen. Nakunawaan niyo, itinanging araw sa atin ngayon sa pagpupulong natin. Napaka-excellent, napaka-perfect na kaarawan. Amen po ba? Amen. May katiyakan tayong lahat eh. Naunawaan ba natin kaya tayo tinatawag at pagtiis at paglingkod eh, merong talagang ipinagkakaloob na gantimpala sa atin na buhay na pag-asa na kung paparito na siya, hindi tayo susumbatan at hindi tayo sisiya sa atin dahil tinawag at pinili tayo, kinukpok niya tayo, pinatibay niya tayo sa paniniwala, pinatatag niya tayo sa paniniwala na saksi tayo at nagpapatotoong tapat sa pagkabuhay niya manguli. Di po ba siya ang pumili at humirang at tumawag sa atin? Kaya hindi niya na tayo susumbatan pa at hindi niya tayo sisiya sa atin. Amen po ba? O di exempted tayo sa muli niyang pagparito. Kaya yan yung regalo na tatanggapin ng mga inimbitahan ngayon sa lahat ng mga nakakarinig. At yun namang mga nakakarinig, hindi na namin pananagutan sa inyo to kung hindi niya naman siya dinggin at paniwalaan. Karapatan pa rin natin to. Freedom of faith. Freedom of communication. God is love. Amen po ba? Malaya yung ibinibigay niya sa ating kalayaan lahat eh, yung karapatan natin eh. Nag-aral, tapos ba ng ambisyon o pangarap, nasa ating lahat yung kalayaan eh. Amen po ba? Amen. Pero lagi nating aalalahanin na ang tumatawag at pumipili ang Panginoong Jesucristo ang naghahalal ng kaharian at siya naghanda ng kanyang kaharian ng kanyang sariling banal na bayan. Amen po ba? Amen. Ano pangalan ng bayan na din tayo sa mga iniimbitahan na nanalig na saksi sa pagkabuhay ng manguli? Open the book of Psalms 102 verse 16. Sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Nakilala niyo kung ano narawan ng Panginoong Jesucristo nung buhay at maguli in the third day? Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Amen. Okay, isang Diyos na tunay. Ano narawan ng Panginoon Diyos? Di ba Espiritu rin? O ano narawan ng anak? O di Espiritu rin, kaya one Spirit. O ano magiging larawan ng mga nagpupulong na umaalala na saksi sa pagkabuhay ng maguli sa muli niyang pagparito? Di ba sinabi niya, kung mahayag siya sa alapa, mahayag din tayong katulad niya. Kaya one body, one spirit, one doctrines, one baptism. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli ng mga imbitado sa kasalang magaganap sa langit. At ito yung nasuffer, ito yung huli nga po na natin lahat. Amen po ba? Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanlunan, timog at hilaga? Maliwanag po ba na nakakakain tayong lahat ng pagkain espiritual na tumatagal sa buhay na walang hanggan hanggang sa muli niyang pagparito? Maliwanag po ba na ibinabalik na ng Panginoong Jesucristo yung karangalan sa maluwalhating bundok ng Zion? Na dati katawa-tawa, hindi ka galang-gala, hindi ka respeto. Na inagaw ni Satanas ang karangalan ng maluwalhating iglesia. Na humihibig ang maluwalhating iglesia. Dahil ang maluwalhating iglesia, ang pag-aari ng Panginoong Jesucristo na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. O, dinaunawaan natin ngayon na napakadakila ng parangalan mangyayari sa banal na bundok ng Zion.
Nakunawa po ba natin yung itinaming last days? Tatakas tayo sa pasimulang araw ng Sanlibutan. Tatakasan natin yung pagsuway buwan sa pasimula. At makikibaka na tayo sa mga tradisyon, sa mga kultura. At yung mga nakikita natin, huwag natin pagnasaan. Dahil do not serve the two masters. Hindi umbrang maglingkod sa dalawang Panginoon. Mamili tayo. Kung saan tayo talaga tinatawag. Tinatawag po tayo para magpakayaman sa mundo. Na lahat ng nagpapakayaman sa mundo ay may iniintay pang kabiguan. Dahil ang lahat ng mga iyan ay parang gaya lang ng mga damit na nasisira at namubulok. Nasisira, naglalamot, nasinisira, nagumok. Amen po ba? Kaya nga, ituon natin yung ating pag-iisip sa mga bagay na di nakikita na naririnig nyo sa social media na pinapangaral ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? At nakidownload natin yung Bible natin sa ating mga gadget at i-google nyo. Amen po ba? Amen. Para talagang maging positibo tayo at gumago tayo sa paniniwala at sumagana tayo sa karunungan, sa kaalaman, sa pagkaunawa, sa pag-iintay, sa pagbabantay. Lagi tayong inaayon ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu. Walang laman, walang mga buto, kaya saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguni. Amen po ba tayo ron? Amen. Basahin natin yung aklat ng awit, napakaraming patotoo ni Haring David na siya mismo eh. Nanadalangin sa Panginoon Diyos na ituro sa kanya at paunawa sa kanya yung patotoo ng Panginoon Diyos eh. Upang manaan sa kanya yung salita ng Panginoon Diyos, magpakailan-kailan pa. Amen po ba tayo ron? Amen. O di ang liwanag ng itinanging araw, pangingilin, pagsisisi ng mga walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Kaya ito yung spiritual resolution na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kanino mang pangalan, wala tayong ma-accept na ganito ka-tibay, ganito katatag, ganito kalinaw. Kundi galing ito sa Panginoong Jesucristo eh. Siya yung nag-sacrifice on the cross eh. Siya yung author ng paniniwala natin eh. Siya yung ministro ng paniniwala natin. Siya yung master builder ng paniniwala natin. Amen po ba tayo ron? Naunawaan po ba natin siya yung guro na nag-alay ng buhay sa ating lahat na kanyang banal na bayan na ipinaganda ng tahanan sa langit ang maluwalhating iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Eh wala namang ibang pangalan eh sa buong sanlibutan. Walang ibang pangalan na nakarecord sa banal na kasulatan kundi iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakarecord na pinatutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan at kagandaang loob dito sa banal na kasulatan. Bundok ng Sayon ang nakatala sa langit. Yung mga nagpupulong na binuksan ang diwa ng paniniwala, binuksan ang diwa ng alaala, binuksan ang mga pandinig, ay ang may pandinig ay makinig at unawain natin mabuti na papanood nyo at napapakinggan nyo sa social media na ang salita ng Panginoong Jesucristo ang ipinapahayag ko sa social media na ang Panginoong Jesucristo ang ipinako sa krus at muling binuhay sa ikatlong araw. Amen po ba tayo ron? Amen. Siya nagbubukas ng diwa ng ala-ala ng tao. Amen po ba? Dahil nakatulog tayong lahat sa pasimulang aral ng sanlibutan, napailalim tayo sa sumpa ng pagsuway buhat sa pasimula. Amen po ba tayo ron? O di sino nagbubukas ng diwa ng ala-ala natin ngayon? At sino rin ang gumawa ng aalalahanin natin at paniniwalaan natin? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan at tagumpay sa sanlibutan ito? Amen po ba tayo ron? O di napakadakila nitong celebration ng pagdiriwang natin ng becoming year 2022. Amen po ba? Amen. Hindi tayo masisiyasa sa muli niyang pagparito. Hindi niya na tayo susumbatan dahil tinawag niya tayo, pinili niya tayo. At umaawit tayo ng mga bagong awitin na nasa ilalim ng hula ng mga banal na propeta. Sa kabilang nilalas na ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung inaawit natin na kung paano si Kristo yung nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay maguli sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Umaawit tayo ng there is no God like thee above the heaven and the earth. Amen po ba? Amen.
Napalagi inaawit natin na sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta na ginawang kagilagilalas na tanda ng patotoo na siya'y buhay maguli. Kung paano siya'y nabuhay na maguli, ganyan din tayo magbubuhay na maguli. Kaya namatay yung diwa ng alaala natin eh. Sino nagbubukas ngayon? Amen po ba? Di ba ang Panginoon Jesus Cristo ang nagpapaalala sa atin ngayon ng pinaniniwalaan natin na binibigyan tayo ng pagkaunawa at katiyakan sa buhay na walang hanggan na sa muli niyang pagparito, hindi niya na tayo susumbatan at hindi niya na tayo sisiya sa atin pa? Ngayon po, yung narinig natin sa social media, unawain natin mabuti. Huwag natin pabayaan itong narinig nyo upang makatakas tayo sa buhat sa pasimulay, naalipin ang pagsuway, ano po, ang ina ng lahat ng lahi ng tao, si Eva. At wala naman tayong may pagmamalaki. Ano man yung kalagayan ng karangalan natin ngayon? Bakit po? Bakit nasabi ko wala tayong ipagmamalaki? Pinaunawa nga sa atin, naalipin na tayo ng pagsuway, buhat sa pasimulay. Ang Panginoon Diyos po ang nagsubo ng kanyang buktong na anak upang tayo ay tukupin at tubusin niya at kahabagan niya at alisin niya tayo sa darating na kapahamakan sa pagparito ng ating tagapagligtas eh. Mangyayari pa na ang lahat ng mga nakikita natin at maging ang mga technology eh, magkakaroon ng mabablockout lahat yan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na wala tayong may pagmamapuri kundi ang meron tayong masasalita at maipagmamapuri eh. Pasalamatan natin at ipagpapuri natin yung ating tagapagligtas na si Jesus Cristo bilang saksintat at sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Na sa kanya ibinigay ang kapamahalaan at kapangyarihan ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Dahil pinili at ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man ang iglesia ng baral na bundok ng Sion. Nakagawa natin kung paano siyang tumataas sa iglesia ng mga nabundok ng Sion. Mga delegasyon ito ng mananampalataya na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Nananahan sa puso't isip natin yung katuliran ng pagkabuhay niya maguli na hayag na sa labi natin ngayon. Hindi nawawala sa labi natin yung katuliran ng patotoo na ginawa niyang tanda na paniniwalaan natin na kung saan siya naroon eh, doon tayong lahat. Maliwanag po ba sa atin sa mga lahat ng nagsasacrifice, yung lahat ng nabubuhay na may pananampalataya na naghihintay ng katuparan ng lahat ng hula ng mga banal na propeta na sa huli ng pagparitoy, may darat ng siyang nabubuhay sa pananampalataya na saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, na siya ang may daladala ng gandimpala at crown na tatanggapin natin na umahayag na siya sa alapaape, sa isang isang patay, maahayag na rin tayo katulad niya. Naruwaan natin yung pagiging lahi natin at henerasyon natin sa pagbabagong lahi. Lahi tayo ng ating tagapagligtas dahil siya malulubos natin. Siya nahabag sa atin, siya naawa sa atin, siya kumukup sa atin, siya pumili sa atin, siya nagbukas ng diwa ng ala-ala ng paniniwala natin upang magkaroon na tayo ng katiyakan sa huli ng pagparitoy. Hindi niya tayo sisiya sa atin at hindi niya tayo susumbatan. At pinalitan niya ng kagalakan yung puso't isip natin at katiyakan sa pag-iintay natin at pagbabantay natin na umahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo ron? Amen. Maliwanag po ba sa mga magtitiis at mag-iintay hanggang wakas sa muli niyang pagparito na may katiyakan yung sa sakripisyo natin na ang kahalili niya niya di malirit na kagalakan? Maliwanag po ba yung sinabi doon sa 1 Corinthians 15:58, yung pagkakahirang sa atin, lahat ng pinagsasakripisyohan natin ay may kahalili na karangalang di malirit. Amen po ba? Amen. Kung paano may buhay na walang hanggan, may pagdurusa rin naman walang hanggan eh. Doon sa mga nakakarinig na magpapabayan, napapakinggan nyo, hindi natin muunawain at hindi natin paniniwalaan eh. Sa pagparito niya, talaga masisindak pa sa takot at panginginig sa takot ang lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba tayo ron? Amen. Eh, COVID pa lang yung dumadating eh. Bagyo. Ano po?
Habang tayo nalilito na, tawag na tayo ng tawag sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, kung tayo nakakarinig, mailagat natin, paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta at magpatotoo tayo sa narinig nyo. Upang kung tayo tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus, pinaghihiyawan natin yung ating pananampalataya na saksi tayo nagpapatotoo sa lahat ng mga kalilagilalas na ginawa niyang tanda na paniniwala natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Namubuhay tayo ng mayroong pananampalataya at nagpapatotoo tayo sa ginawa niyang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, nakagagalak po na makasama tayo sa itinangin niyang araw sa pagpupulong, na ang pagpupulong natin, inaalala natin yung kanyang pagdurusa on the cross, na hanggang kamatayan yung kanyang pinagdusahan upang alisin tayo sa ilalim ng sumpa ng pagsuway buhat sa pasimula. Now, naunawaan po natin. Kaya po tayo itinutuwid ngayon sa paniniwala dahil biktima tayo buhat sa pasimula ng pagsuway. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang mapapahamak ngayon dito, yung anak ng kapahamakan, yung sumusuway, at lahat naman tayo binigyan ng pagkakataon ng kapatawaran sa lahat ng pagsisisihan natin buhat sa pasimula sa pagsuway, sa lahat ng tatakasan natin, mga kultura at tradisyon, sa mga bagay na nakikita natin, huwag natin ilagak yung paningin natin yan. Amen po ba? Amen. Kundi ilagak na natin sa nabibinig niyo yung paniniwala natin upang makacheck na tayo sa pagparito niya lahat ng pinagtiisa natin may kahalili na gantimpala na di malilit na kagalakan magpakailan-kailan pa man at talagang pangininingin sa kaluwalhatian ang maluwalhating iglesia ang kanyang banal na bayan ay ang iglesia ng banal na mundok ng Zion ay pinaganda ng tahan ng sarangay at recorded sa langit na tayo yung mga pinisan niya sa paniniwala. Tayo yung mga nakakarinig ngayon na makikisa na sa paniniwala na makasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba kayo? Amen. Maliwanag na ninakaw ni Satanas yung karangalan ng bundok ng Zion. Kaya binabalik niya karangalan ngayon, lahat ng sasaksi at magpapatotoo sa natatanging araw na inihanda sa atin, pangingili ng pamamahinga, kung paano ang Panginoon Diyos na mahinga siya nung matapos niya lalaki ng langit at lupa at lahat ng mga bagay. Ipinagtangi niya tayo ng isang araw para tayo pumasok sa dakong kapahingahan at nagsisi na tayo sa mga walang kabuluhang pasimulang araw na sa mga buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. O di wala tayo maipagmamapuri dahil wala naman tayong nagawa, kundi ang gumawa nitong kagilagilalasin, ang Panginoon Diyos sama ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng mga banal na apostol sa kanilang mga sulat, puri nawa ang Diyos ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nakatawaan ba natin na isang Diyos na tunay yung pinaniniwalaan natin? Espiritu ang Panginoong Jesucristo. O di ko kaya bunga tayo sa pagkapanganay na maraming magkakapatid na manggagaling tayo sa silangan, kanlurang, timog at dilaga. Sa pagpanito niya, kung mahayag na siya sa alapaa, tayo naman mga bunga niya sa pagkapanganay na magkakapatid ay magiging espiritu rin katulad niya. Sinabi niya yan sa atin na sa pagparito niya, hindi tayo mapahiya at manatili tayong tapat sa paniniwala na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magpuli. Huwag nating pababayaan yung naririnig natin sa social media na pinapangaral na ang Diyos ay pag-ibig at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na walang bayad. Wala kayong magiging dahilan dito. Amen po ba? Amen. Hindi kami itinayo rito para gumanda buhay, hindi kami itinayo rito para sumikat. Itinayo kami rito para mapagpala at matubos niya ang lahat ng nalipin ng pagsuway at sumpa ng aral ng sanlibutan. Hindi kami itinayo rito para magsumikat. Amen po ba? Hindi kami itinayo sa harapan niyo para yumaman. Wala akong bayan dito. Wala kayong magiging dahilan dito na hindi niyo narinig ito. Amen po ba? Amen. Matuwid ay pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na saksi sa pagkabuhay niya mabuti. Ang Panginoong Jesucristo ang pintuan ng papasukan ng ating paniniwala. Ang pintuan ng katwiran ng tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na mag-uli, ang pinapasukan ng matuwid na iglesia. O, naramdaman niyo na ang buntot ng sayon
itinayong matuwid sa paniniwala at inihanda na walang dungis at kapintasan sa paniniwala na umahayag yung body of Christ eh. Mahayag din tayo katulad ng ating tagapagligtas. Ano pangalan ng body of Christ? Na pinagkalooban ng karunungan ng Panginoong Jesucristo? Iglesia ng banal na bundok na sayo ng recorded sa langit. Walang ibang kaninumang reliyon na nakatalapa sa langit kundi naka-separate, naka-define na ang bundok ng Zion ang recorded sa langit. May hula po ba? Sabi ni Propeta, sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias eh, sa sinabi siya kanya na ipaghahanda tayo ng tahanan sa langit. Eh. Sinabi din kay Propeta Joel, sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa banal na bundok ng sayo. Amen po ba? Saan po ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na maririnig ng lahat ng mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo? Ipa ninyo ang trumpeta sa Zion. Magpatulog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok ng Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang arawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Nagawa po natin. Kaya iisa lang ang mangyayaring pinapupunta tayong lahat upang makinig. Mangyayari na sa banal ng bundok ng Zion tayo makikinig at maglalagat ng paniniwala upang tayo magkaroon ng katiyakan sa mga nag-iintay at nagbabantay na mga hinirang at tinawag at kinukop at pinili na mga nag-iintay at nabubuhay ng may pananampalataya na ipinaglaan tayo ng natatanging araw na yung bayan niya eh, ikaw at ako, yung mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay niya manguli na nabubuhay ng may pananampalataya at may tatak ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nanawaan niyo ba yung may tatak ng patotoo? Lumalabas sa rami yung patotoo. Tumataas sa puso yung patotoo na saksi sa pagkabuhay ng manguli. Nakasulat sa isip ko. Anywhere, everywhere. Kahit saan tayo pumuntang bansa. Hindi kaya nakawin sa puso natin yan eh, dahil itinatak ng Panginoong Jesucristo na humirang sa atin yung patotoo na ginawa niya mabuting patotoo upang tayo nakatayong matuwid na nabubuhay ng may pananampalataya. Alam niyo, tinatayo ng Panginoong Jesucristo makararasan sa paniniwala na mayroong patotoo na ibinigay na baluti upang sa pakikipagdigma ng pagpapahayag ng katotohanan eh, hindi matitinag sa pakikipagsalitaan. Amen po ba? Amen. At sinabi niya sa mga banal na propeta na sa pakikipag-usap at pagpapahayag eh, wala nang mga labi pa ang makakokontra dito. Sapagkat ang katwiran ay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo ba sa pakikibaka ko ngayon, sa pakikipagdigma ko ng espiritual? Naunawaan po ba natin na meron akong ala-ala na ipinapahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig? Inaalala ko yung hula ng mga banal na propeta na nangyari, pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol, yung nangyari na nasulat sa banal na kasulatan ng ebidensya na ginawa ng ating tagapagligtas na sinulat ng mga banal na apostol ng kordero. Naunawaan po ba natin yung mandirigma ng Panginoong Jesucristo na nakikibaka, yung nakikipagdagma sa social media? Mayroong talasag na ala-ala. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Itatala niya sa langit yung bawat magiging kaanib ng Panginoong Jesucristo na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Itatala niya na sa langit at binigyan niya ng confirmation, ano? Binigyan niya ng assurance at katiyakan na kung siya mahayag niya eh, payapaan at hindi na malilito at matatakot pa, kundi magagalang na at mananabik na darat ng tayo na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Napakadakilang selebrasyon ng natatanging araw na tayo ipapasok ng lahat sa dakong kapahingahan at pagsisisihan na natin yung mga walang kabuluhang araw na sanlibutan. At hindi na tayo biktima pa buwat sa pasimula ng pagsuway, kundi pinatawad na tayong lahat
kundi itinuring na tayo mga anak ng Panginoong Diyos dahil tayo ang hinahanap na tunay na anak niya na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Na mga saksi sa pagkabuhay na mamuli, ang mundo po ng Zion, ang hinahanap ng Panginoong Diyos, Ama ng Panginoong Jesucristo na sasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mamuli na nakarecord na sa langit ang bawat individual na magiging partakers at participants niya. Amen po ba? Natatanging araw na selebrasyon ng kanyang delegasyon ng pagpupulong natin. Na sa pagpupulong natin ngayon, may inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na pinagtiba yung ebidensya ng mga banal na apostol na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kanino mang pangalan ng relihiyon ay wala po masusumpungan dito kundi iglesia ng banal na bundok ng sayo na masusumpungan natin pinatutunayan ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng katwiran magpakailan-kailan pa man hatulan niya ang mga nangangaral at di nangangaral, ang mga mananampalataya at mananampalataya sa katwiran ng pagkabuhay niya pag-uli, ahatulan niya ang buong sanlibutan. Amen nga? Amen po ba? Amen. Naramdaman po ba natin na sila nga may kapangyarihan at kapamahalaan na baguhin yung maruming lakad ng paniniwala nating lahat? Naunawaan po ba natin, naramdaman nyo na may authority yung nangangaral sa harapan nyo na isang hamak at lukha na tao katulad nyo na walang karangalan sa lipunan upang ang nagmamataas ay kanyang ibagsak at ang mga tatawagin niya magpapakumbaba at magbubuhay ng may pananampalataya ay kanyang itataas at bibigyan niya ng karangalan magpakailan-kailan pa man. Hindi isang taon lang yung karangalan iniintay natin. Everlasting yung karangalan ibibigay sa maluwal nating iglesia. Sino po ang nagtayo sa atin bilang maluwal nating iglesia ng banal na bundok ng Zion? Di ba't ang ating tagapagligtas na nag-iimbita sa iyo at sa akin ngayon na tayo ang delegasyon niya, tayo ang kaharian niya, na may inaalala tayong ginawa niya na pag magpupulong tayo, nagagalak tayo na magbalik ng papuri, umaawi tayo, nagpapasalamat tayo dahil pinaunawa na sa atin yung katotohanan na paniniwalaan natin upang tayo ay makatakas na sa pasimulang araw na sanglibutan, buhat sa pasimula. Amen po ba ron? Amen. Naunawaan po ba natin na sila nga lumilinis ng maruming lakad ng paniniwala at maruming budi natin ngayon upang hirap na tayo na walang dumis at kapintasan o ulubot man? Naunawaan po ba natin na natatanging araw ay napakadakilang araw? Kaya ang pagbati namin, the day of the Lord is Sabbath keeping. Ang araw ng Sabbath, makikilala nyo, ito yung tumutupad ng utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus. Ito ho yung silyadong kaharian na ginaganda ng tahanan sa langit. Recorded in heaven, recorded sa banal na kasulatan. Amen po ba? Lahat ng sasaksi magpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli, recorded in heaven, recorded na tayo ang tumutupan at tayo ang nakasulat sa aklat ng kordero na gumaganap at tumutupan. Naunawaan nyo yung tumutupan ng aklat ng kordero? Ito, nakikita sa gawa natin yung paniniwala natin eh. Pinaghihiyawan natin sa social media yung patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya bilang saksi tapat sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo ang mga nakasulat sa aklat ng pundero, ang ginising sa paniniwala, ang tumutupad ng hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ng pundero, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalating tagapagbana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Ikaw at ako yun, kapatid at kaibigan. Ikaw ang kaharian niyang itinayo sa paniniwala. Hindi tayo pinagtatayo ng konkretong bato, ng building, dahil hindi tayo kakasyang lahat doon. Pagka inibitahan niya, magkagaling sa Sinangan, Kanlurang, Timog at Hilaga yung mananampalataya, kakapusin ang bansang Pilipinas. Pero transparent through social media,
ang pag-ibig niya sa pitong kontinente sa buong mundo. At siya rin ang nagsiselyo sa puso't isip natin, at siya rin ang gumigising ang diwa ng alaala natin lahat, at siya gumigising ng paniniwala natin upang bigyan na tayo ng pagkaunawa na may katiyakan na tayo sa lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng kawakasan sa muli ng pagparito. At siya rin ang nag-iingat sa atin sa madilim na sanglibutan. At siya ang pumapatnubay sa atin na gumawa ng tanda na aalalahanin natin at paniniwalaan natin na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya mamuli. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga bagong nilalang na nilalang niya sa paniniwala na katulad ng bugtong niyang anak. Amen po ba? Amen. Tayo ang bagong langit at bagong lupain niya na tinatahanan ng kanyang katwiran na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Pakitownload natin yung Bible natin sa gadget natin, no? Matatalino tayo eh, magagaling tayo sa technology eh. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Jesucristo ang magpapalago ng paniniwala at magpapasagana ng kaalaman at karunungan at paniniwala at pag-asa natin lahat sa pamamagitan ng makapangyarihan tagapagligtas natin. Naunawaan natin na siya ang magbibigay ng karunungan, ng kaalaman, ng pasasagana, ng paniniwala, ng pag-asa, ng pagtitiis, ng pagpipigil sa sarili bilang nakikibaka sa maruming takbo ng sanlibutan. Nabat-bat na ng kadiliman ang pitong kontinente ng maraming mga bansa. Ba't nasabi kong nabat-bat na ng kasamaan ang buong sanlibutan? Ibuwata lang sa pasimula na halipin na tayo ng tagsuway. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Okay, naramdaman niyo kung paano tayo linisin sa maraming lakad ng paniniwala natin. Ihanda tayo sa buhay na walang hanggan, ng mga naghihintay at nabubuhay ng may pananampalataya na saksing tapat sa pagkabuhay ng mabuhi. That is the year of the Lord! Sabbath keeping! Happy Sabbath keeping, brother and sister in Christ in the resurrection. Amen po ba? That is spiritual resolution becoming year 2020, becoming year 2022. Ito yung buhay na pag-asa na nabubuhay tayo ng may pananampalataya na talagang siya lang ang nagbubukas ng unawa sa ating bawat isa. Hindi kaya ng tao, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus, inilagay ang pamamahala ng kapangyarihan at karunungan ng paniniwalaan natin upang buksan yung diwa ng alaala nating lahat. Dahil nakatulog tayo sa pagkakalipin ng pagsuway ng sanglibutan. Amen po ba? Lagi natin tatandaan bilang tao, si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng laman, ano? Si Eva ang natuksot na daya ni Satanas, na inagaw ni Satanas ang karangalan kay Eva. Kaya ngayon, itinayo ang maluwalhating iglesia ng bundok ng Sion na ipinakikilala sa maraming mga bansa sa pitong kontinente at sa mga tapamalaan at mga pamahalaan sa buong mundo. Amen po ba? Nakatawanan natin yung mga nakakarinig, huwag yung pababayaan na hindi natin na talagang maunawaan ito. Dahil ito yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na makakatakas tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung kaligtasan eh para sa matatapang. At ang Panginoong Jesucristo lang nagbigay sa akin ang espiritu ng katapangan upang ipaghiyawang mo sa social media kabutihan at kagandaan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? At siya rin ang nagbukas ng pintuan ng iglesia ng banal na bundok ng Sion araw at gabi through social media, transparent in the seven continent, nationwide, worldwide. Madidinig niya yung tinig niya na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Isipin natin kaya tayo naglilingkod at nagtitiis eh. Naniniwala tayo may buhay na pag-asa tayo at may kaligtasan tayong ipagkakaloob sa atin eh. Eto ngayon, no? Minumula tayo sa pagkaunawa bawat isa upang bigyan na tayo ng katiyakan at aliwin tayo sa pananampalataya at makatagal tayo dito sa madilim na sanlibutan na naglalakbay at nakikipamayan tayo rito. Na kapag ka umaawi tayo eh, batay sa hula ng mga propeta na kagilagilalasa at kamangahamanghang kababalagan yung related yung inaawit natin sa ginawa niyang tanda ng kababalagan. Amen po ba? Naunawaan natin yung mga may relasyong matuwid at matibay sa Panginoong Jesucristo.
Umaawit na na, umaawit na kung papaanong si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo, mabubuhay na maguli sa muli niyang pagparito na daratnan niya tayo, mga nakatayo tayo, mananatili tayong tapat, nasaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, nabubuhay tayo ng may pananampalataya, living by faith! Nakunawaan natin yung confession na sinasabing living by faith. Naniniwala tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? May katiyakan ba yung mga naghihintay at nagbabantay sa mga nakarinig ngayon ang pagpapahayag ng kagandahan loob at kabutihan loob ng Panginoon Diyos na ito'y nakay Kristo Jesus din naman? Naramdaman nyo ba na ang kinauuyan, ang kapangyarihan at kanunungan at kayamanan ay yung ating tagapagligtas na si Jesus Kristo? Paniniwala? Amen po ba? Naramdaman nyo ba na sumasa atin yung pag-iisip ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli? Naramdaman po ba at naunawaan natin na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas ay gayon din ang magiging larawan nating lahat? Magkawangis po ba? Magkawangis po ba? Naunawaan nyo po ba ako sa lahat ng mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito? May katiyakan po tayo bawat isa. Hindi tayo masisiyasat, hindi tayo masusumbatan. At talagang dito lang po manggagaling sa iglesia ng banal na mundok ng sayo ng pangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At dito rin mangyayari na tayo ay pinapupunta upang makinig at makinig siya sa paniniwala na sakit tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Through social media, in the 7 continents, sa mapakaraming mga bansa dahil talagang nakatatakot ang muli niyang pagparito at marami pang mga unexpected na calamity na talaga hindi natin inaasahan, bigla lang dumarating yung mga kalamidad. Eh sa kalooban ng Panginoon Jesucristo, inihahanda yung malawalhating iglesia na ang ibinibigay sa atin ay pananabig at kagalaran at katiyakan. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin pamabayaan yung narinig nyo sa social media na hindi natin uunawain at bubulay-bulayin. Sabi ko nga kanina, kalayaan natin lahat ito at tayo na rin ang magdidesisyon ngayon. Ngunit ito'y nahayag at pinoob ng Panginoong Jesucristo na wala na magiging dahilan ng sino man. Amen po ba? At hindi nyo kami mapagdududahan dito dahil wala pong involved na pera to. Hindi kami itinayo rito para mangaral at magpayaman. Kundi nangaral, itinayo kami, ipangaral ito at ang marinig natin lahat ito na wala na tayong magiging dahilan pa bilang mga mananampalataya na naghihintay sa muli niyang pagparito na dandan tayo na nabubuhay ng may mananampalataya. Amen po ba? Amen. Nakapit na po ba natin yung itinangi na pinagtangi tayo ng isang araw na mga nagsisisi sa mga walang kabuluhan pagsubay ng sanlibutan? Nakapit na natin na ibabalik na yung karangalan at paggalang at respeto sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon? Sino po ang magbibigay ng karangalan sa banal na ating iglesia at magpapakilala sa bayang banal niya na itinayo sa paniniwala na hindi kayang pigilan ng sino man? Di ba yung ating Panginoong Jesucristo ang magpapakilala sa iyo, sa akin, sa ating lahat na iisa ang paniniwala natin at bautismo nating lahat? Nakatawaan natin yung definition ng bautismo, nililinis tayo sa maraming dagat ng paniniwala dahil alipin tayo ng lahat buhat sa pasimula ng pagsumay. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron lang tayong dapat ipagmapuri ngayon na narinig natin yung pangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang ipaghiyawan at ipagmapuri natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung gusto nyo makatulong at makagawa rin ang talagang pagiging God servant, i-share natin sa social media. I-click natin, no? Bahagi tayo ng followers ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? I-share natin para may magawa tayo na ginagawa din natin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo na ihayag ito sa buong mundo. At huwag tayo magdadalawang akala, huwag tayo maghihinayang. Alam ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Gawin natin ito ng may kagalakan. Ano man pagsubok ang dumating sa buhay natin, paniwalaan natin na siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin at siya ang tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na kinakaharap natin, ano man yung pag-uusig sa atin.
Napagtagumpayan niya na yan. Sinabi niya sa atin lahat ngayon. Nalakasan niyo ang inyong loob. Napagtagumpayan mo na ang sanglibutan. Amen po ba tayo ron? Amen. Narawaan ba natin yung pagiging lahi natin sa pagbabagong lahi na espiritual na lahi tayo ng ating tagapagligtas? Kaya automatic nagkaroon ng pagsilang sa atin sa paniniwala na pinili at ninasa tayong datang tahanan pagpakailan-kailan pa man eh. Naunawaan niyo po ba yung henerasyon ng ating tagapagligtas na pinagtutubos sa walang kapuluhang aral ng sanglibutan, na siya lang ang may kapangyarihan na maghanda sa ating lahat sa paniniwala? Tayo lahi niya, mga taong bangko sa paniniwala, tayo bagong langit at bagong lupain niya na tinatahanan ng kanyang katwiran ng mga saksi sa pagkabuhay na manguli. Dahil ang dating langit at dating lupa ay lilipas na. Amen po ba? Ngunit nagtangi siya ng bagong langit at bagong lupa ay natumutupad ng katwiran niya na saksi sa pagkabuhay na manguli. Tayo yung delegasyon niya na nagkukulong na mayroong pinaniniwalaan at may inaalala tayong ginawa niyang halimbawa na pinaniniwalaan na nagpapatotoo tayo na sinabi niya na pumahayag siya sa alapaa, mahahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba? Naunawaan ba natin katangian ng Iglesia ng Banal na Bundok na sayo na hindi literal? Tayo yung bayan niya. If my people be a humble yourself, tayo na iniimbitahan na kung aking bayan, mga tao eh, magsisi tayo sa walang kabuluhan. Araw lang sa libutan eh. Kung tayo'y dadalangin eh, tayo'y pakitinggan at pagagalingin yung ating maraming lakad ng paniniwala sa sanglibutan. That is the city, that is the dwelling city of God in the name of Jesus in the resurrection. Iglesia ng banal na bundok ng Zion ang pinagandaan ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba? Amen. Yan yung sinabi ni Propeta Isaias na at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Panginoon ang tumatahan sa banal ng bundok ng Zion. Eh tayo yung bundok ng Zion na iniimbitahan na alala ng patotoo at siya nagbukas ng diwa ng alaala ng pananampalataya natin. Naaliw po ba tayo? Naaliw po ba tayo? Naunawaan po ba natin, naaliw po ba tayo sa lahat ng mga followers, sa lahat ng mga participant ng Panginoon sa Kristo? Kaya po, maging aware tayo na huwag niyong pababayaan itong napapakinggan nyo na hindi sumagana sa puso't isip natin yung paniniwala dahil dito lang po sa banal na bundok na Zion talaga idiniklara ng Panginoon Jesucristo ang buhay na pag-asa sa mga naghihintay at nabubuhay ng may pananampalataya na tayo ang pinaganda ng tahanan sa langit. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pakidownload nyo sa Bible nyo ang inyong Bible, ang gamit namin Bible, International Bible, King James Bible. And then, i-google nyo ang Iglesia ng Banal na Bundok na Zion, siya ang magpapatunay sa atin, ang Panginoon Diyos, sa kanyang banal na kasulatan. Ito yung kanyang kalooban. Ang banal na kasulatan, ang kalooban ng Panginoon Diyos. Na sa lahat ng sumaksit, nagpatotoo sa Panginoon Jesucristo at sumampalataya, tayo ang kanyang bayang banal na sariling pag-aari na inihanda na walang dumis at kapintasan. Amen po ba kayo ron? Amen. Ngayon, Genesis up to Revelation, patutunayan sa inyo lahat yan, sa ating lahat, na more than 100 verses. Yung alituntunin, yung patibayan sa bundok ng Zion inilagay at ang naniniwala ay hindi nagmamadali dahil lahat ng sinabi sa mga banal na propeta ay matutupad sa Iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba tayo ron? Amen. Binibigyan na tayo ng assurance of faith, ng katiyakan ng paniniwala natin at inilalayo na po tayo sa nakasisinda na magaganap sa muli niyang pagparito. Kundi binibigyan na tayo ng katiyakan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na tayo yung sariling mana niya at tayo yung sariling pag-aari niya na nangingibang bayan na tayo yung pag-aari niya na mga taga-langit at tumatagal dito sa sanglibutan na sa pagparito niya eh ipinaghandaan tayo ng tahanan sa langit. Amen po ba kayo ron? Amen. Maliwanag po ba sa atin sa mga iniimbitahan na magtiis hanggang wakas na may katiyakan tayo sa paghihintay na nabubuhay tayo na may pananampalataya at patuloy niya tayong papatnubayan at ilalayo sa anumang mga panganib na darating dito sa sanglibutan. Naniniwala kayong sila ang may kapangyarihan ng
ng kaligtasan natin lahat. Kung ang Panginoon Jesucristo ay panig sa atin, sino labang sa atin? Amen po ba? Ang gobyerno natin eh, talagang ginamit ni sila ng Panginoon Jesucristo na para magmarasakit sa taong bayan sa ating bansa. Amen po ba kayo na? Amen. Ito'y kabutihan niya. Kung meron lang tayong dapat ipagmapuri, ang ipagmapuri natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kagilagilalas na ginawa na pinaniniwalaan natin ngayon. Sa kanya lang magbubuhat yung katiyakan ng pag-iintay natin lahat sa muli niyang pagparito. At siya nagbigay ng kapuspusan, ng kagalakan at pananabik natin na nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. So ako po'y nagagalak na patuloy na iparating sa inyo ang pagpapahayag ng kabutihan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa dahil talagang tunay na ang kagilagilalas na patotoo ang nagtuturo sa atin na mabuhay tayo na may tandaan ng patotoo upang kung saan siya naroon ay dumuon sa atin. Dukuon tayo, ano po? Masundan natin siya. Sabi na, binin niya sa atin, hindi na tayo dapat turuan ng sino mang lilitaw na mga inagaw yung pangalan niya na nangangaral na ginamit na puhunan yung banal na kasulatan para gumanda buhay. Hindi na po tayo po pwedeng turuan dahil makikilala na natin yung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng everlasting character na gumawa ng tanda ng patotoo na kanino mong pangalan eh, wala tayong masusumpungan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin masusumpungan yung tanda ng patotoo na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, pinahiram tayo ng banal ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan na hindi nawawalay sa labi natin at sa mga anak at mga apo natin at lahi natin. Amen po ba kayo ron? Kung tapang natin na ituro sa pamilya natin yung tanda ng patotoo na kung saan siya naroon at nadoroon tayo at mabuhay tayo ng may pananampalataya. Copy po, nag-gets natin na hindi tayo pwedeng turuan ng agaw ng pangalan niya na ninakaw yung karangalan ng maluwalhating iglesia na ngayon na ibabalik na sa mga iglesia na iniimbitahan niya ngayon na pupuspusin niya sa kaningningan na kaluwalhatian at karangalan niya at iglesia ng banal na bundok na sayo na pagbubulong-bulungan ng maraming mga tao sa pitong kontinente at iglesia ng banal na bundok na sayo dahil dito lang may pag-asa ang bawat tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na maniniwala na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Cristo Jesus at Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob sa pulo ng mga tao, sa pulo ng mga dagat na nahayag ang kabutihan mo sa pulo ng mga dagat sa perlas na silanganan sa bansa ng Pilipinas na mapalad ang Pilipinas dahil may isang Diyos na ipinaghihiyawan sa pitong kontinente sa napakaraming mga bansa. Nakapi na po natin na hindi tayo pwedeng turuan na sino man. At sabi ni Apostol Pedro, ang banal na kasulatan na inilagay sa sayo, natutuparin natin. Tayo ang bayang banal na sariling pag-aari na pinili ng Panginoong Jesucristo. Ikaw at ako yun, yung aalala ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Yan yung tanda na paniniwalaan natin na inukit sa puso at isinulat sa isip natin na hindi nawawalay sa labi natin at lahi natin. Maliwanag po ba na tayo ang pinili na sariling bayan na banal na sariling pag-aani? Ang iglesia ng banal na bundok na sayon na ginawa tayo mga sasardote na ipinapahayag natin sa madilim na sanlibutan ang karangalan at tumawag sa atin na iginawa tayo ng tanda ng patotoo na alituntunin. Paniniwalaan natin na ipapahayag natin at ipaghihiyawan natin sa social media yung kanyang kabutihan at kagandahan loob magpakailan-kailan pa man upang ito'y mahasik sa puso at isip ng sino mang makakarinig at makakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon. At ang kordero ay nakatayo na sa Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? In Revelation chapter 14 verse 1. Papasok po ako sa vision ngayon, sa pangitain magaganap sa ating lahat ngayon, ano? Ano po sabi nung nag-imbita sa atin, nung gumawa ng everlasting character, natutuparin natin yung alituntunin na ginawa niyang tanda ng patotoo na mabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Ano sabi sa ating lahat? Mapalad at tumutupad at nakikinig ng salita, ng aklat, ng hula na ito. Di mapalad tayong lahat dahil ang katuparan ng hula ng aklat na ito ay ang Panginoong Jesucristo, ang paparito na iniintay natin. Dahil siya ang katuparan ng hula ng aklat na ito,
Amen po ba? Ano sabi niya sa iyo at sa akin ngayon? Na inimbitahan niya na nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito. Nadaratan tayo mabuting katiwala. Na nabubuhay tayo at napagkatiwalaan tayo nung lahat ng paghilag-hilalas na ginawa niyang tanda ng patotoo na pinaniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay ng mag-uwi. Naunawaan natin niya, ipinagkatiwala sa atin. Yung ginawa ng kagilag-ilalas na tanda ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mamuli. Ano sabi niya sa iyo at sa akin na mga naghihintay at nagbabantay sa muli ng pagparito? Sa mga nagpupuyat, amen po ba? Sa mga ginising sa katotohanan na tinatakan ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na mamuli. Ano sabi niya? Ako'y madali ng paparito, mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. So, kapayapaan po ay sa mga ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naway patuloy tayong sumagana sa paniniwala at pakikinig at unawa at patuloy na magintay at magbantay at magtiis tayo ng lahat ng katuparan ang hula ng mga banal na propeta landat ng tayo mga tapat na katiwala na nabubuhay bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. To all people of Zion, God bless, amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin natin mga kapatid at mga kaibigan ang ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy na ang ating puso at isipan ay ginagawaran niya ng isang dakilang Espiritu. Espiritu upang masuri natin ang ating paraan ng pamumuhay at upang masuri natin mga kapatid at mga kaibigan kung ang ating pananampalataya ay tunay ng buhat sa Diyos o buhat sa huwad na Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, suma sa atin ang kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos sapagkat tiniyak sa atin ng Panginoon na iisang bayan lamang ang namumuhay ng naaayon sa kanyang banal na kalooban, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sa lahat ng nakikinig, handa ka na ba, mga kapatid at mga kaibigan, idulog natin sa Panginoon na lahat ng nakakarinig nawa sa kanyang kalooban ay maging bahagi ng isang matibay na bayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy tayong mga galit, mga galak na magtaas at magbalik ng pagpupuri at pagpasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty! Your loving kindness is forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord the Most High. Salamat Panginoon sapagkat ang dakilang pagliligtas mo na aming dinugunita sa pamamagitan
mga lingkod mo sa panahong nakalipas ay nakataan din sa kagandahang loob mo na aming kakaharapin sa panahong darating. Salamat, Panginoon, sapagkat lahat ng nagsitupad ay dumating sa dako ng kaligtasan at kagalakan at kaluwalhatian. Gayun din sa amin ngayon sa panahon ng kawakasan na maging ilan man ang tawagin mo sa silangang ganlulang timog at ilaga, kaming nakakaasa sa tapin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy na ginagamit mo ang iyong hirang upang salitain ang iyong tatwiran. Gayun pa man, Panginoon, aming nalalaman na ikaw ang tumatawag at humihirang upang patuloy namin itinatalamin ang mga mahal namin sa buhay, mga taong nakapaligid sa amin, mga taong malalapit sa amin, mga kaibigan na nawa sa kalooban mo ay makasama namin silang naglilingkod sa iyo at patuloy na makasama namin hanggang sa muling pagpapito ng aming Panginoon Jesus Christ. Amen. Salamat, Panginoon, nagagawa kami na patuloy na itiwala ang lahat ng mga bagay sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na marunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen! Amen!